balita agal mapapa sa inyo. Cat8 Quad Media Broadcast. Mga impormasyon sa layon, live sa computer, telepono, radio at telebisyon. Maiinit na kaganapan, larawan ng kalayunan. Mula syudad hanggang pusod ng layon. Apat na pinagsamang broadcast mula sa isang istasyon. Cat8 Quad Media Broadcast. Balitang Eastern Visayas, live sa buong Pilipinas. Cat8 Global. This copyrighted cablecast is the exclusive property of Countryside Associated Television. None of its contents may be reproduced, redistributed, nor rebroadcast without the express written consent of Cat Network. All Cat Network contents are produced independently and do not necessarily reflect the views or comments of this cable station. Please be advised. Breakwater o seaweed, boardwalk, mangrove, ang kawala ng flood control sa kanilang lugar. Kung silang mawawasak ito, pagdating ng malakas ng sada, pamapapabayal pano ang sigil sa pamahalari kasi yung mga matataas na hindi nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Nabigyan sila ng budget for Mine and Nation and Development Program Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at isang masigabong pagbati po Eastern Visayas, particular na sa lalawigan ng Eastern Samar, ang paraiso sa kahabaan ng Pasipiko. Magandang araw po sa lahat ng mga Estehanon, tutok tayo sa ating mga radio, telebisyon, computer man o cellphone. Ito ang Quad Media Broadcast ng Cat8 Television. Hatid namin sa inyo ang sari-sari mga balita, issue at usapin na may kinalaman sa Eastern Samar, a province that is fast rising. We are coming to you live from Cat8 Studio kung saan na nakakarating kami sa inyo sa pamamagitan ng apat na iba't ibang uri ng pamamaraan na gamit ang pinakabagong teknolohiya. Tayo pong mga taga Eastern Samar ang nangunguna ngayon at walang kapantay pagdating sa IPTV broadcast technology sa buong Kabisayaan at Mindanao. At ang inyo pong makakasama sa araw na ito, MJ Yadaw Lagria. At ako naman si Joyce Corpus of Bilio. Ito ang Bakdaw Sinirangan, ang tanghala ng silang ang Kabisayaan. At ang maiinit usapin sa loob at labas ng Eastern Samar para sa araw na ito. Proyekto 25, lalo pang palalakasin. Illegal laging itinuturong sa ninang pagbasa ilang barangay sa oras. Gamot at first aid kit hiling ng mga biktima ng pagbasa barangay Minapos oras. NFA Eastern Samar naglungsad ng rolling store para sa masamurang bigas. Umuusbong na industriya ng kakao sa Eastern Samar, aalamin. Mga Estihanon, ikinagagalak ang pagbabalik ng kampana ng Balanhiga. Kauna-una ang Test the Provincial Skills Competition na naging matagumpay. Isinagawang Borongan South District Joint Boy Scout and Girl Scout Roundup na naging matagumpay. At hindi pa matapos-tapos na irigasyon sa Barangay Tanawa na pabigat sa mga magsasaka. At sa mga nais mong ipaabot sa aming himpilan, ipadala lamang ang inyong mga katanungan o mensahe sa ating text line para sa Smart at Sun Cellular subscribers sa 0920-118-6586 at para naman sa ating mga TM at Globe subscribers sa 0945-533-0400. At para sa mga manonood sa pamamagitan ng Facebook, i-type lang ang Bakdaw Sinirangan. Para naman sa YouTube, i-type lang ang Cat8 Global. At sa ulo ng ating mga balita sa araw na ito, isa sa dumanas ng malaking pinsala noong nakarang bagyong Samuel ay ang barangay Kadian sa bayan ng Orasa kung saan ilang bahay ang tinangay ng mataas na baha. Sinisisi ng mga apektadong residente ang walang habas na illegal logging sa kabundukan ng Oras sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Kamakailan ay sumama ang Bakdaw Sinirangan News Team sa provincial government sa ginawa nitong relief operation sa naturang barangay at ito ang naging ating panayam sa mga apektadong residente. It problema kasi din iaamon habubo nga parte ng lugar, madali kuanon ng tubig sa lakayon. Kung hangin lakon, di ka ura-uret hangin, it tubig din it makuriam. Kaya diretso na dako itubig. Sa kaadlaw ngayon sa kagabi ng uran, makusog. War okay. Sanglit asya ng pagtuno din he. Nga mo niyod. Ang nag-agihin niya ng bagyo, ang kulang hiyahin hangin. Pero ang tubig, ang napakadamo ang tubig, amo ito ang nakapahibang din yan amon na lugar at itong sobrahan tubig. Ang epekto din niya kung kaya no largo din ako ang tubig, dara kaya ano, wala na madamo ang kakahoyan din niya amon. Ipipinan lagadi man, giniiligan laging.
Hakun na pagkaya na nakikita ko ito na illegal logging, waray pakundangan ang panungutudhan na mga kakahuyan di diha kabukiran amo ito ang kausa. Sobra kadakuhan na apikto, darahan na kadakuhan baha, kay waray naman na naprotektahan na tubig, kay darahan itong nga panungutudhan mga kahoy. Dara kay mga hiara na kami din hitbagyo kunta. Temprano pa ay pagdadako, pagsisinulog it magahapon niya uuran. Diretso na kami nagtitimahit amon mga kailangan panadoon at amon mga importante nga gamit para mahikuan na ito ibakwitan. Yan na, nagkukuha na hirot na kay urog kamayadan na dida mga hibang habaw-baw. Nagbububtak na pag-uuran, nagikanak din hi, delikado ma din hi. Inian bugusin nga ako na barangay nga nagkakamayada kami na 297 families. Apektado gud kaupay ura-urang kaapektado ini dinhi. Aba makuri kay ora kuno nga ni higdaan anak pag-uli. Bisa na lakdiin nga surok kakaturog tapos anak pagkaen makuri kay war ko maging tutuunan. Bisa lan akon gahi na waeg war kuno nga ni ginamit ng utang na lakin akon paggamit ng gahi. Anamon TV na wakay adto gumay dapat kasako rasa buta ah ito akong masisiring lahan nagpaabot nga din nga rili pa mong damo nga salamat ha iyo ni dako nga bulig ha mo kan gobernur Dindo Picardal na pagsisinguha pagtatalinguha gyapon han atin na madurutong nga si nga SB memberan oras Alwin Picardal dako nga salamat han era effort nga naihatag liwat nga hinga bulig ha amon barangay. At ayan nga no MJ, malaking nga tulong talaga yung mga puno natin ano sa kapaligiran para kahit papano ay maibsan yung mga malalakas na pagbaha sa ating lugar. Tama ka dyan kasi yung mga halaman mismo at mga puno ang sumisip-sip sa tubig baha kaya dapat hindi yan na tinatanggal. At ayun nga no, sa nakikita natin kanina sa Barangay Kadian, ano, may mga lugar na talaga no, na puro nga lupa na lang yung nakikita tsaka yung mga puno ay tumba na talaga. At sana naman ano, ay matigil ito kung ito man talaga no, yung nag-cause itong mga matataas, malalaking tubig baha no, sa ating barangay, lalo na dito sa Barangay Kadian, ay sana ay matigil na itong illegal logging sa ating barangay. At ayun nga, itong barangay Kay Kadian ay isang oras pa ang biyahe mula sa bayan ng Oras. At maraming salamat ano, sa mga ahensya at gobyerno nga tumulong ano, at nagpaabot ng kanilang tulong sa mga nasalantan ng Bagyong Samuel. At ayon din sa ating BAKDAW Sinirangan News Team na nagpunta doon sa Barangay Kadian, dalawang bahay daw ang inanod ng tubig baha at ang isang bahay naman ay natamaan ng gumuhong lupa. At lampas tao din daw ang baha doon, minsan umaabot pa sa second floor kung ang isang bahay mo, kung ang bahay mo doon ay may second floor. At may mga nakita nga tayo nga kanina no, sa video na may mga sira pa talaga, no? May mga sira nga bahay as in totally damaged yan, no? May mga bagsak talaga. Ayan ano. At susunod, gamot at first aid kit, hiling ng mga biktima ng pagbaha sa Barangay Minapos, Oras. May init na usapin ating busisiin, kaya tutok lang mga kanayon dahil isa-isa natin itong tatalakayin. Ito pa rin ang BAKDAW Sinirangan, ang sandiga ng Disididong Mamamayan. Wala nung manonong matibay na break or walk-up. Inasala namin ang kanilang kaligtasan. Maupay nga adlaw mga igtasiko istihanon. Ini aniyo gobernador Marcelo Dindo Abogado Picardal. Mahuman ang pirapala kabulan nga pagkapot naton harenda han aton probinsya. Sunod-sunod nga mga programa ang aton iging patuman. Dara ini han panuyuan nga aton malanat nga mapunan ang mga serbisyo nga anay na pabayaan. Hailarong ang Proyekto 25, padayon ang pagtuhay ang mga pasilidad sa aton mga ospital. Kaupod hini ang pagsiguro nga may supisyente nga medisina ang aton mga parmasya. Subay ang aton tinguha, waray baraydan ang hinuman nga pasyente nga makonfine hinpiraka adlaw ang mga provincial ospital. Dugang pa hini, may balon nga libre nga medisina ang pasyente sa adlaw han iya pagawas sa ospital. Nagdudoso liwat kita in regulated internet service ang pinakamadagmit din niya bugos na rehiyon 8. Ginhahatag naton ini hinlibre ang tanan ng college libraries. Agud mataganin ayuda ang pag-aram aton mga estudyante.
ang gidadagmiti nga library internet Maydanaha Este. Padayon ang aton pagduso han mga programa pan-turismo. Mag-aabri kita in food sector service laboratory. Ini in para han mga bongtong han mulupyo na naruruyang pag-aram hindi kalidad na pagluto. Tourism is a service industry. Naupod ang pagpadukwag han aton industriya, ang pagpahilawig han aton kapas, kumo destinasyon nga may makairipa ng di kalidad na pagkaon. Gindudoso daman naton ang pagpadukwag han lokal nga homestay industry. Kailarong hininga programa, gintatagan hinhigayon ang mga panimalay nga makapagpapliti han ira di nagagamit ng mga kwarto para hin mga turista. Ang homestay program inusang pamaagi nga nagdalan para hin manuswagon nga turismo ang mga nasod ng Malaysia, Vietnam, Cambodia, and Thailand. Subayan ato ni pinakita ang pagkaurusa ang nakalabay nga kurat sa Mardi Gras, human na ang panahon ang kinadaan ng pamulitika. Ang aton kataluwasan, aad ha mga kamot hakatawhan nga napaid kit aton probinsya. Sanglit ha iyong aran, isisiguro ang provincial government ang pagpadangat hindugang pang mga serbisyo kaini in katungod han aton mulupyo. Hangaran han aton pag-asenso, ini hi Governor Dindo, disidido ako. Mabilis, malawak, makabago, mga balita agad mapapasa inyo. Cat8 Quad Media Broadcast. Mga impormasyon sa nayon live sa computer, telepono, radio at telebisyon. Maiinit na kaganapan, larawan ng kalayunan mula syudad hanggang pusod ng nayon. Apat na pinagsamang broadcast mula sa isang istasyon. Cat8 Quad Media Broadcast. Balitang Eastern Visayas live sa buong Pilipinas. Cat8 Global. Panahon na para umangat at panahon na para umandar. Ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan, ang bagong sigla ng silangang kabisayaan. Samantala, umaapil ang barangay health worker ng barangay Minapos sa bayan ng Oras sa mga kinaukulan para sa kagyat na tulong para sa gamot at first aid kit matapos matangay ng malakas na agos ng bahano ng bagyong Samuel ang kanilang mga gamit. Kamakailan ay nagsagawa ng relief operation ang provincial government sa naturang barangay at nakausap ng Bakdaw Sinirangan News Team ang ilang opisyal ng naturang barangay. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang naging panayam ng Bakdaw Sinirangan. Ang hintabo din ang barangay, gida kay ang baha. Actually, tikang han 1982 ang pinakagidada ko yung baha ay kaduhaan niya na. Anong preparation? Kay kasi po kami din hi, kung kami han mga alerto kami darahan pag sulod nga ni amon han ikuweb. Gin-practice kami nira kung paano po magkukuan, mag-evacuate, kung paano ang mga early warning signs. Namin na po na ang barangay darang agidaki ang tubig, amon mga kabataan nga diyan barangahan, eskwilahan. Nag-evacuate kami layong kaya nahadlo kami, kaya waray man kami din yung mga kuanin, risikon, sadang isulod na ang barangay. Dini po amon, damo po 113 families. Nag-evacuate gudla po an ngadtupuhan gihabubuhi ang lugar. Ang pinakaapektado na ang panginabuhi ang nga bagyo bali an amon dinhan pang agrikultura. Kun nadidaan mga pananom namon nga mga duma, humay, tapos ubi. At asir kay warag an ampoy nga buhi kay nagkuan man nagdako man tubig amon amon mga kalubian waray ni ano dan amon mga kuan nagtuno pa. Otora po damo anak mga tanom dadanaken kuan anak backyard gardening nang kuan gipinan nganod po atara ubos anak mga kamatis namumunga na nga tanan nga mga kuan ano mga gamit may dipinan nganod tigda man tubig po yung pagdako ita amon kakulangan ita amon barang ano health center kay pagkakanit amon midway po birala kami a plaza makaarawod waray kami paghihilot ni Redbird waray kami ipinakukuan ipinahihigdaan. Asa gita amon permiro pinangangaro. Kay kun may himula kung tagan ka kami nira in health center, bisalit guti in health center. Kay makaluluoy makaming inakanit amon midway mangalisang kami. Bisit bangko, nanonori kami lamisa. Kay tamon ka ng mga first aid. May nga nasasama, doray kami niyahata, gaira. Inanglan, may naman kami lilibang-libang hit pag first aid.
Maray kami BP, maray mga medisina. Sugay tamang silin, sir ka ng kabataan para si Tamol. Waray good kami, naaruan nga ni kami, waray kami. Si Tamol mitamit na isisiring. Kung maaari kung tatagan kami ni Yuhin, ano mga medisina ka ng kuwan, Tamol kabataan. Bali kung baghahamon, nga ni naasa kami gobyerno. Naasa kami gobyerno nga, matatagan kami ng ayuda. So ganyan na, nga magkakamayadin relief. Sanglit, pasalamat naman kan gub din do picardal sugad mangkan nan si Binay salamat nga nagkamayadahin relief din ni amon tikang ha national nga dahan province amda mo po nga salamat aniyo igin kuan igin padarangan ni amon nga bulig nga gidadako nga bulig po sanglit salamat Konsyal Aldwin han imo maupay nga pag pag-aragay tang barangay pagsuporta pinaagihan naglabay nga bagyo nagkamayada kami ni At ayan yan para sa MJ, para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig sa radyo. Ang barangay Minapo sa isang liblib na barangay at bago mo marating itong barangay, itong nasabing barangay, ay abutin ano ng kalahating kilometro mula sa kanilang pantalan. At bago yan ano, ay mula sa bayan ng oras muna ay siguro abutin yan ng ilang pang minuto. Ano? Kaya itong ating mga kababayan dito ay nangangailangan talaga ng gamot na ayan, hindi na sila magpupunta pa sa malayong lugar o sa bayan mismo ng oras dahil siguradong malayo ito sa kanila. Mm-hmm. Malaking pasasalamat nila na nakatanggap sila ng relief mula pa sa kanilang barangay pero nangangailangan pa rin sila ng health center kasi maski first aid kit man lamang o yung mga basic gamot na wala sila, katulad ng paracetamol, para lang sa mga bata, wala silang maibigay. Mm-hmm. At ayan yan, itong barangay Minapos din ay ang pinaka... isang daan na lang ano patungo rito sa barangay ay ang ilog ano so kailangan pa itong gumamit ng bangka ano para marating ang nasabing barangay at yun nga nasabi ko nga kanina ay mula sa kanilang pantalan ay maglalakad pa no na aabot ng kalahating kilometro ayan nakikita natin ngayon sa ating telebisyon na naglalakad sila patungo dun sa mismong barangay pa sa mga kabahayan pa ng barangay Minapos at susunod NFA Eastern Samar naglunsad ng rolling store para sa mas murang bigas. Ito pa rin ang BAKDAW sinirangan, mabilis ang asenso kung ang mamamayan at desidido. Wala nung ano ng matibay na break or long ang loob. Hindi nasala ano ang kanilang pagkakasan. Si Eastern Samar sangguni ang panlalawigan member Georgie Montaliana at kanyang pananaw sa matagumpay na programang pangkalusugan. Yung number one na kailangan talaga natin is about sa health services. Kaya lang walang tumutulong ng maganda. Noong time na pumunta si Ingub sa Hipapad, nagkaroon kami ng short program sa gym. Sabi niya, pag mayroon kayong mga problema, parte sa mga sakit, huwag na kayong mag-alala, pwede nyo na dalhin yung mga pasyente sa provincial hospital na libre, walang babayaran. Ang maganda pa dyan, libre yung medisina, provided ng medisin yung mga pasyente. Talaga, pag mayroon lumalapit sa akin na naghihingi ng tulong, sinasamahan ko yan dito sa Burongan hanggang sa na-admit. Umaabot yung pinakamatagal na pasyente na dinala ko galing Hipapad is 23 days. Pumupunta ako sa Oras Hospital. Yung isang pasyente, pag binibigyan ng reseta ng isang doktor, dinadala sa pharmacy, binibigyan yung pasyente, hindi na lumalabas. The best pa dyan is wala na silang binabayaran pag lumalabas na ng hospital. So ngayon pa lang, napatunayan ko talaga. Sa ngayon na administrasyon ni Gubdindo, marami akong naririnig na positive na mga comments ng ating mga kababayan about sa health services. Isa yon sa pinakagusto ko na klase ng serbisyo na ibinibigay sa atin ng ating Gub sa ngayon. Naniniwala po ako sa kakayahan ng ating Gub Dindo Picardal. Maganda yung mga serbisyo na gusto niya iparating sa mga tao. Kailangan natin ng ganitong klaseng leader na hindi lang sa salita, ginagawa niya talaga. Hangaran hanaton pag-asenso ini Governor Dindo Decidido. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi.
Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapagkipakinabang. Bilang ganti, diringgit ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. At sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapagkipakinabang. Bilang ganti, diringgit ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. At sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Hitik sa impormasyon ng mga usapin sa nayon. Ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan, ang bulwagang pambalita ng silangang kabisayaan. At sa ibang balita naman, patuloy ang ginagawang paglilinang ng mga cacao producers sa Eastern Samar sa kanilang kaalaman tungkol sa industriya ng tsokolate habang papalapit ang takdang pamumunga at pag-ani ng karamihang taniman ng kakao dito sa lalawigan. Kamakailan ay pinuntahan ng mga magsasaka ng kakao ang isang paggawaan ng tsokolate sa Davao del Norte upang aralin ang sistema nito sa pagtatanim at pamamahala, pati na rin ang pagpoproseso at pagbebenta ng kanilang ginawang tsokolate. Ang Tsokolate de San Isidro Incorporated na matatagpuan sa bayan ng San Isidro, Davao del Norte ay 4,000 hektarya ng taniman ng kakao at isa sa pinakamalaking supplier ng tablillas sa bansa. Para sa karagdagang impormasyon, live na makakapanayam natin sa linya ng telepono ang tagapangulo ng Eastern Samar Cacao Industry Development Council. Magandang araw po, Ginoong Rami Garado. Good morning po, magandang araw po. Mm-hmm. Sir, kumusta na po ang pausbong na industriya ng kakao po dito sa Eastern Samar? Maganda naman yung ginagawa namin. Bali, nasa establishment pa lang kami ng kakao. Cacao farm, tapos mayroon mga farm maintenance na ginagawa na yung iba. Sir, karamihan po ng mga itinanim na cacao dito sa Eastern Samar ay proyekto ng iba't ibang grupo matapos po ang bagyong Yolanda. Gaano karaming puno na po ba ang itinanim dito sa ating lalawigan at ilan na po ba sa mga ito ang namumunga na? Hindi pa gaano karami ang naitatanim, pero so far yung na-distribute ng bitong inmed, isang NGO na tumutulong dito sa Eastern Samar, mga around 90,000 na yung naipamigay nila na seedling ng cacao. Tapos mayroon pang PCA, yung Philippine Government Authority, marami na rin ang naibigay nila. Ang provincial government, mayroon ng mga around 10,000 din na seedling. At saka ang Department of Agriculture ay nagbigay din ng mga seedling. Kaya lang sa una, yung mga naunang ibinigay na mga seedling ay marami ang namatay. Dahil hindi alam ng mga farmer, ng mga magsasaka kung paano alagaan ang cacao. So yun ang nangyari. So, malaki ang namatay na mga 14% ng mga namatay na cacao. So super ngayon dahil sa ginagawa namin sa council na nagkaroon kami ng mga training sa iba't ibang municipality dito sa Eastern Samar. So, medyo maganda na ang
ang survival rate ng ating mga kakao na ibinibigay. Mm-hmm. So sir, before ho ano, before ho bigyan ng kakao itong mga kababayan natin ano na yun nga ho, hindi na alagaan na yung kakao ng mabuti, wala ho ba muna nga ginawang seminar o training po para sa kanila? Mayroon ng policy yung Cacao Industry Development Council na no training, no seedling policy. Mm-hmm. So, kinakalam din namin sa mga national government agencies na huwag magbibigay ng seedling kung wala pang training. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon kami ng coordination in between Department of Agriculture, PCE at mga NGOs na nagbibigay ng Cacao Seedling dito sa St. Samar na kailangan compulsory talaga ang pagkakaroon ng training. Mm-hmm. Okay, sir, sa ngayon po, ano, paano po lalong naghahanda ang Eastern Samar Cacao Industry Development Council para po sa nakatagdang pamumunga at pag-ani po ng kakao dito sa atin? Sa ngayon, mayroon na tayong mga preparasyon sa marketing. No? Mm-hmm. So, nagkaroon tayo ng memorandum of agreement between Cacao Commodity na sila ang bibili dahil sa ilang tulinada ang matugis natin dito sa St. Summer. So wala na tayong katatakutan na may sasabihin ng farmer na walang market, walang bibili ng cacao seed. At sa local din, mayroon din na tayong mga na-train na mga mag-practice, no? At saka tinutulungan din ito ng council through the cooperation of DTI and DST. Mm-hmm. Sir, bukod po sa nabanggit natin kanina, ano pa po bang mga suporta ang ibinibigay ng mga sangay ng gobyerno sa council? Sa ngayon, sibling at saka yung iba, mga kayong PCA, pag nagbigay sila ng sibling, magbibigay din sila ng fertilizer. Mm-hmm. At sa ngayon, ano, sir, sa mga magsasaka pong nagplaplanong magtanim po ng kakao, paano po sila maaaring magsimula? Magkipag-ugnayan lang po sila sa mga ahensya ng Philippine Coconut Authority, sa Department of Agriculture, o dito sa province ng St. Samar, sa UPAD, or Office of the Provincial Agricultural Services, at saka dito naman sa aming council. Mm-hmm. Kasi nagme-meeting kami kada buwan para tanakayin kung ano ang mga development para sa cacao industry dito sa Eastern Samar. Mm-hmm. At pag natingnan po ano sir sa mga teknolohiya pa ano na magagamit nila, saan po ito pwede at ano pong may tutulong natin dito? Ang teknolohiya, nadidiscuss po ito sa pagkakadagnan ng training. Mm-hmm. Pagkatapos, mayroon kaming mga ibinibigay na mga brochure na magiging giya nila para sa kanilang pagtatanim at saka management ng kanilang kakao. Mm-hmm. Ayan, at maraming salamat po tagapangulo ng Eastern Samar Cacao Industry Development Council, Ginoong Rami Garado, sa oras at impormasyong ibinahagi niyo sa amin. Okay, maraming salamat din po sa interview para din malaman ng mga tao kung ano ang ginagawa ng Eastern Samar Cacao Development Council. Salamat po. Maraming salamat po. At naghahanap po ang Cat8 Global ng layout artist, babae man o lalaki, single with Photoshop proficiency, magdala lamang ng proof of work sa Media Center Capitol Building, Borongan City. At naghahanap din po ang Cat8 Television ng isang production assistant, babae man po lalaki, basta't single, communication na graduate at kahit po walang experience. Para po sa mga nais mag-apply, email po ang inyong resume sa cat8global@gmail.com. At susunod, NFA Eastern Samar naglunsad ng rolling store para sa mas murang bigas. Makilahok ang makialam, alamin ang may init na kaganapan. Ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan, balita ang desidido, daan sa pagbabago. Wala nung manonang matibay na break, or long bang room, sinasalakanin ang kanilang kaligtasan. Si Eastern Samar Sangguniang Panlalawigan member Georgie Montaliana, sa ugali at mga katangiang kanyang napatunayan.
Bali, hindi ko kapartido si Ngob Dindo. Galing ako sa opposition na party. So nung mag-assume kami, nagtawag si Ngob Dindo ng meeting. Excited ako kasi galing ako sa opposition. Sinabi niya sa mga board members na tapos na yung election, dapat magkakaisa na tayo para sa ikabubuti ng Eastern Samar. Nung mag-start yung transaction ko ng aking mga programa, nakita ko naman ginawa niya yung sinasabi niya na walang color coding ngayon, magsiservisyo tayo ng tama at sakto para sa mga kababayan natin. Doon, napatunayan ko mismo sa kanya na kung anong sinasabi niya, pinapatunayan niya sa gawa. Lahat niya pinipirmahan. Smooth sailing yung pamamalakad nung time na vice governor pa siya. Ang ganitong mga leader na mayroong ganitong mga leadership, kailangan suportahan. Kung ano ang ikabubuti ng probinsya, yun ang gagawin ko. Hangaran hanaton pag-asenso, ini hi Governor Dindo, disidido, disidido. Mabilis, malawak, makabago, mga balita agad mapapasa inyo. Cat8 Quad Media Broadcast, mga impormasyon sa nayon, live sa computer, telepono, radio at telebisyon. Maiinit na kaganapan, larawan ng kalayunan mula syudad hanggang pusod ng nayon. Apat na pinagsamang broadcast mula sa isang istasyon. Cat8 Quad Media Broadcast, balitang Eastern Visayas, live sa buong Pilipinas. Cat8 Global. Mula sa mga baybayin ng Pasipiko tungo sa ating mga kapatid ng OFW, ito pa rin ang BAKDAW Sinirangan, ang bulwagang pambalitaan ng lahing silangan. At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, naglunsad ng mga rolling stores ang National Food Authority Eastern Samar sa iba't ibang bayan na kung saan ebenenta nito ang bigas ng NFA sa presyong 27 piso kada kilo. Para sa karagdagang impormasyon, live na makakapanayam natin sa linya ng telepono ang Provincial Manager ng NFA Eastern Samar. Magandang araw, Ginoong Zalditan. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Yes. Sir, maaari po ba nating ilahat sa ating mga manonood at tagapakinig po itong ginagawang pag-iikot ng rolling stores ng NFA sa iba't ibang bayan? Opo. Yung unang bayan na pinuntahan natin nung mag-launch tayo nitong rolling store, mm-hmm, ay yung bayan ng Hipapad Eastern Samar. Mm-hmm. Kung saan itong bayan ay tinamaan kasi ng Typhoon Samuel. Mataas yung tubig, matindi yung flooding. Mm-hmm. Kaya yung NFA sa layunin makatulong, lalo na doon sa mga kapatid natin na mahirap, ninais namin magpadala doon ng rolling store para magkaroon sila ng bigas. Magandang klaseng bigas sa murang halaga. Mm-hmm. At ito ay nagawa natin ito. Tuwang-tuwa ang mga tao doon dahil sa tulong na pinabot ng ating pamahalaan. Mm-hmm. Sir, kamusta po ba ang supply ng bigas ng NFA ngayon sa ating lalawigan? Sa atin ngayon, okay naman yung inventory natin dito sa Eastern Samar. Mm-hmm. Magkano po ba ito? Lang, nag-calibrate tayo doon sa issuance kasi kailangan meron tayong sufficient na buffer. Kasi mm-hmm, itong last quarter ng taon na ito, ito yung taon na nagkakaroon tayo ng bagyo at saka yung mga pagbaha sa mga bayan-bayan. Mm-hmm. So kailangan din natin mag-maintain ng sinasabi nating buffer stock. Mm-hmm. In times of calamity. Okay po. Sir, magkano po ba ito binibenta sa mga authorized NFA rice retailers? Yung benta natin dito sa retailers ay 25 pesos per kilogram. Mm-hmm. Ngayon, yung retailer naman, yung pagbenta nila sa publiko, ito ay 27 pesos per mm-hmm kilogram. Sir, may ginagawa po ba tayong monitoring ng NFA sa presyo po ng bigas sa palengke? Baka ho tumaas ho ito.
Opo, meron tayong meron tayong mga monitoring things. Mm-mm. Yung as of now per record of the office, meron tayong 56 apprehensions sa ating mga tinatawag erring grains businessman. Mm-hmm. Itong mga natin, yung mga multa umaabot ng 1,000 to 5,000 pesos o kaya suspension ng kanilang lisensya. Mm-hmm. Depende doon sa gravity ng kanilang offense. Mm-hmm. Yung isang halimbawa dito doon sa bayan ng Balangkayan, mm-hmm. Doon ang huli tayo, mga mahigit lima yung offense nila ay overpricing. Nako. Mm-hmm. Overpricing. Kaya nanghuli tayo, talaga meron tayong mga pinagmulta na mga retailer. Mm-hmm. At ito ay tuloy-tuloy nating minamatsagan na dapat sila ay sumasang-ayon at sumusunod doon sa presyo na itinakda ng ahensya. Mm-hmm. At sir, maliban pa na sa overpricing, paano po natin sinisigurong hindi ginagamit ang bigas ng NFA na panghalo po sa commercial price na ibinebenta sa mataas po na presyo? Yan yung tinitingnan din namin. Mm-hmm. Pero yung magawa ng NFA, yung dito lang sa labas yung pakikita namin. Mm-hmm. Yung concern na namin, once pumasok doon sa bodega, sa establishment mismo ng nang bumili ng bigas sa NFA, mm-hmm. at ito ay sadyang i-mix nila sa mga oras na talaga hindi mo inaasahan na may mag-mix. Mm-hmm. So ito ay posible yan mangyari. Dito, kailangan natin yung mm-hmm. yung tulong din ng ating mamamayan at sa yung at saka yung mga official sa barangay na kung meron man silang nalalaman tungkol dito o nakikita, sana ay ipag-alam nila sa ahensya para mm-hmm. ma-actionan namin kagad. Mm-hmm. Sir, sa volume po ng bigas ng NFA sa pampublikong pamilihan, nagagawa po ba nitong ibaba ang presyo ng commercial rice? Sa atin, depende kasi yan sa volume na ini-inject natin sa market. Mm-hmm. At saka depende rin sa market scenario. Mm-hmm. At sa ngayon dito hindi masyado nagbaba kasi lean months kasi ngayon dito sa Eastern Samar. Although may ani nitong mga September to December, mm-hmm. pero nakita natin hindi naman ganoon kalakas yung ani dahil sa bagyo at yung binaha yung mga palayan natin. Mm-hmm. Ate sir, kung duda pa ng isang consumer ng NFA rice na ang bigas po na ibinebenta bilang commercial rice nga po, saan po maaaring, sa inyong ahensya po? At ano po ba ang magiging kaukulang action ho natin ukol rito? Yun ay may proseso tayo dyan. Mm-hmm. Una, i-validate yung mga detalye na umano na ginagawang katiwalian ng ating mga bibigas. Ito, nagkakaroon tayo ng evaluation, monitoring, at saka surveillance. Mm-hmm. Dito yung inaakusahan na na retailer ay binibigyan natin ng pagkakataon din para harapin yung mga akusasyon laban sa kanya. Mm-hmm. At kung ito ay talaga mayroong makita na mayroong batayan, ebidensya na pagbabatayan ay kagad nating inaaksyonan sa pamagitan ng pag-impose ng penalty, mm-hmm. o kaya pag-suspend ng kanyang operation, o kaya kung ito ay talaga napakabigat ay kinakancel yung lisensya niya mismo. Mm-hmm. Sir, sa ginawang rolling store sa mga bayan, hindi po ba ito nakikipagkompetensya sa mga authorized NFA rice dealers? Hindi naman ito na kikipagkompetensya kasi yung ipapat, mm-hmm. yung competition doon, hindi naman na para matalo yung yung mga local na magbibigas. Mm-hmm. Yung sa atin dito, dahil sa sitwasyon na sila ay biktima ng kalamidad, kailangan mapaabot itong tulong ng gobyerno doon sa mga tao. Okay. So naman sa ibang lugar kagaya ng Balanghiga at Lawaan,
ito ay nagdi-deploy tayo ng NFA rolling store dahil na rin sa sitwasyon kung saan walang nagtitinda ng NFA rice noon eh, kasi yung mga magbibigas ay hindi rin interesado magbenta ng NFA kasi malulugi daw sila dahil sa layo ng bodega. Mm-hmm. Bali yung gasto nila sa transportation at labor, at kung sila ay magbebenta ay kakaunti na lang, halos tabla lang kung sila ay ano ito, kung kumita. So dahil dito nag-deploy tayo ng rolling store para merong magandang bigas sa abot kayang halaga. Mm-hmm. Okay, maraming salamat po Provincial Manager ng NFA ng Eastern Samar, Ginoong Zaldi Tanes, sa oras at impormasyon po na ibinahagi nyo sa amin. Apa, maraming salamat po. At susunod, Proyekto 25 lalo pang palalakasin. At sa ibang balita naman, mga Estehanon, ikinagagalak ang pagbabalik ng kampana ng Balanghiga. Mabilis na impormasyon at tugon sa panahon. Ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan, lamang ang tao sa serbisyong desidido. Wala nung manunang matibay na break, war long mangro. Sinasalahanin ang kanilang kaligtasan. Mabilis, malawak, makabago. Mga balita agad mapapasa inyo. Cat8 Quad Media Broadcast. Mga impormasyon sa layon, live sa computer, telepono, radio at telebisyon. Maiinit na kaganapan, larawan ng kalayunan. Mula syudad hanggang pusod ng layon. Apat na pinagsamang broadcast mula sa isang istasyon. Cat8 Quad Media Broadcast. Balitang Eastern Visayas, live sa buong Pilipinas. Cat8 Global. Wala nung manunang matibay na break, war long mangro. Sinasalahanin ang kanilang kaligtasan. Mula dito tungo sa iba't ibang bahagi ng mundo, ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan at live na live pong Eastern Samar sa mga Estehanon OFW. At sa ibang balita naman, lalo pang palalakasin ng provincial government ng Eastern Samar ang flagship project nitong Proyekto 25 upang maabot ng proyektong kabuhayan ang lahat ng barangay sa buong lalawigan hanggang sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Layunin ng Proyekto 25 na maibaba ang poverty incidence ng lalawigan mula sa 46.2% sa 25% sa taong 2023. Inilunsad ang programang ito noong Martes sa bayan ng Canavid at sa bayan ng Balangkayan at Maydulong noong Miyerkules kung saan ilang barangay ang nabigyan ng kabuhayan. Para sa karagdagang impormasyon, live na makakapanayam natin via IPTV ang hepe ng Community Development Public Affairs Office ng Provincial Government. Magandang araw, Ginoong OG Ohaba. Good morning, Joyce. Good morning. Okay. At sir, ngayong linggo nga nakapagbigay ng livelihood project ang Proyekto 25 sa mga beneficiaries sa bayan po ng Canavid, Maydulong at Balangkayan. Ano po ang susunod nating plano? Patuloy pa rin tayo sa pag-implement, pag-deliver ng mga identified livelihood assistance sa iba-ibang mga bayan. Most probably by Monday or Thursday, we will go south. We will go south somewhere in Kinapundan. Pero inaayos pa ngayon. Pero sa ngayon, naka-schedule na yan ang mga schedule ng iba-ibang bayan. Lalo na ang distribution natin ng mga farm inputs and farm implements na kailangan may habol. Otos kasi ni Governor, dapat may habol ngayong taniman na. Mm-hmm. So marami yan na ngayong naka-schedule ng mga delivery ng mga assistance. Mm-hmm. Sir, ilang barangay po ba sa buong lalawigan ang target na para sa pagpapatupad ng Proyekto 25 at saan mga bayan po ba ito? Well, kung yung cover ng Proyekto 25 sa ngayon, we have 527 barangays. Pero yung naabot natin ng social preparation, that is 588. So, hindi yan maaabot sa ngayon ng first round, pero may mga schedule na yan. Sa ngayon, we are before magtapos ang buwan, ang taon ng Disyembre, at least maka more than half or maabot natin yung kalahati ng mga bayan. Kasi medyo delayed na kasi ito kasi October lang na-approve yung budget. Pero we should have been covered all municipalities kung ito yung aprobahan noong Hunyo pa. Mm-hmm.
At ito nga sir, ano, sa Balangkayan ho ay may mga ibinigay na tayong abono. At paano po gagawin ang monitoring upang masigurong nagpapatuloy pa at nalalagay sa maayos ang pamamahala ng mga proyekto ng iba pang kabuhayan ano, na ito? Okay. Sa pakikipag-ugnayan natin ng provincial office ng DA at sa municipal DA, may mga sistema tayong in-implement kung paano i-monitor. Halimbawa, kung ang abono na nagagamit ba ng tama, yung apat kasi yan, apat na sako yan sa bawat hektarya. So, tinitingnan natin yung mga technicians natin ng OPAS at OMAS, kasama na rin yung community facilitators natin kung nagagamit ba ito ng tama. Kasi mahirap nang hindi paggamit ng tama, mm-hmm, base doon sa target natin na it should produce additional 20-30% na increase ng yield ng palay. Mm-hmm. Sir, maliban po sa pamimigay ng tulong pangkabuhayan, anong suporta po ba ang ibinibigay sa mga benepisyaryo para mas lalo silang maging matagumpay sa kanilang piniling pangkabuhayan? This is a community-driven program. Ano, kung ano yung kinakailangan, kung ano yung ina-identify ng ating mga partner beneficiaries na mga magsasaka at mga isda, yun ang binibigay natin. So wala tayong ready set or nakapackage na ano yung i-deliver natin. Kung ano yung hinihingi ng ating mga kababayan na pangangailangan nila, doon tayo sumusupply. Pero sa ngayong karamihan talaga, yung ano eh, baboy, manok, abono, seeds ng palay, mga sari-sari store, tapos sa mga mangingisda naman, yung provision ng pampot, pukot, kalil, mga ganon. So yung basic necessity ng ating mga mahirap na mga istihanon. Mm-hmm. At sir, ano, gagaya ko nang sabi ko kanina, may nakita ho kami sa bayan ho ng Balangkay, ano, yung mga beneficiaries po ay may nakatanggap ho ano, ng abono at yung iba may mga manok ho. At may tractor din ho. Sa mga nagnanais pong makiisa o maging beneficiaryo ng Proyekto 25, ano po ang kanilang gagawin? Well, we have our community facilitators sa 588 barangays. Ang kailangan lang nila is lumapit, makipagtulungan, mag-attend sa mga tinapatawag na mga meetings para ma-orient sila tungkol sa kung ano yung programa at makita nila kung ano yung mga benefits na may tutulong para sa ikaw-unlad ng kabuhayan nila. Mm-hmm. So, lumapit at makikugnayan sa opisina ng CDPAW at mga community facilitator. Mm-hmm. At maliban no dito na sa paglapit po, meron ho bang mga requirements pa no ang binibigay o kailangan ihanda ho ang ating mga benepisyaryo o pang maging benepisyaryo po? Walang mga ganong masyadong requirement. Kailangan lang kasama ka sa 46.3% na mahirap ng Eastern Samar. Walang kulay, walang class importante. Nangangailangan ka. Mahirap ka. Yun lang. Mm-hmm. Sir, ano na lang ang kanilang mensahe sa mga benepisyaryo at sa mga nanais na makiisa sa programang ito? Sa ngayon, medyo mailan pa tayong mga kababayan na medyo alanganin dahil din sa propaganda siyempre ng ibang grupo na ayaw na may pagpatuloy at gumanda itong programa. Masasabi lang namin, hindi lang po ito programa ng gobernador, hindi lang po ito programa ng provincial official, programa po natin ito. Programa po ninyo ito, ginawa po ito para sa inyo. So para sa success ng programa, kailangan din talaga ng aktibong pakikilahok ng ating mga mamamayan na mga istihanon, lalo na yung mahihirap, kasi sila yung nakakaalam. Sila yung nakakaranas ng kahirapan, sila din yung nakakaalam kung paano, anong mga solusyon ang dapat gawin. So kailangan lang po nilang aktibong makilahok sa programa ng Proyekto 25. Okay, yan na maraming salamat po on Community Development Public Affairs Office ano na ng Provincial Government Ginoong OG Acaba sa oras at impormasyon po na ibinahagi niyo sa amin. Mm-hmm. Ayan, ano, isang mensahe naman mula sa tatlong gupings at isang beauty queen. Masayang ang pagbati po mula kina Governor Marcelo Dindo Picardal, Congresswoman Yeda Romualdez ng Tingog Party List at Giwan Mayor Shin Gonzalez. Kasama na rin dito si Vice Governor Jonas Abuda. Ayan, maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa lahat ng mga estihanon. Naway ang ating Pasko ay maging masaya at ang bagong taon mapuno ng pag-asa. Asya na! At susunod, mga estihanon, ikinagagalak ang pagbabalik ng kampana ng Balanghiga.
At sa ibang balita naman, kauna-unahang test the provincial skills competition naging matagumpay. Agad tumutugon, agad umaandar. Ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan, mga balitang istihano na disidido sa impormasyon. Wala numano ng matibay na break for long silang sinasalahanin ang kanilang kaligtasan. Maupay nga adlaw mga ikasiko istihanon. Ini aniyo gobernador Marcelo Dindo Abogado Picardan. Mahuman ang pirapala kabulan nga pagkapot naton harenda at aton probinsya. Sunod-sunod nga mga programa at aton igimpatuman. Dara ini han panuyuan nga aton malanat nga mapunan ang mga serbisyo nga anay na pabayaan. Hailarom ang Proyekto 25, padayon ang pagtuhay ang mga pasilidad sa aton mga ospital. Naupod hini ang pagsiguro nga may supisyente nga medisina ang aton mga parmasya. Subay ang aton tinguha, waray baraydan ang hinuman nga pasyente nga makonfine hinpira kaadlaw ang mga provincial ospital. Dugang pa hini, may balon nga libre nga medisina ang pasyente haadlaw han iya pagawas a ospital. Nagdudoso liwat kita in regulated internet service ang pinakamadagmit din ha bugos na rehiyon 8. Ginhahatag naton ini in libre ang atanan ng college libraries. Agud mataganin ayuda ang pag-aram ang aton mga estudyante ang ginadagmiti nga library internet maida na ha iste. Padayon ang aton pagduso ang mga programa pan-turismo. Mag-aabri kita in food sector service laboratory. Ini in para ang mga bongtong at mulupyo na naruruyag pag-aram hindi kalidad na pagluto. Tourism is a service industry. Naupod ang pagpadukwag han aton industriya, ang pagpahilawig han aton kapas, kumo destinasyon nga may makairipa ng hindi kalidad na pagkaon. Ginduduso naman naton ang pagpadukwag han lokal nga homestay industry. Kailarong hininga programa, gintatagan hinhigayon ang mga panimalay nga makapagpapliti han ira di nagagamit ng mga kwarto para hin mga turista. Ang homestay program, inusang ang pamaagi nga nagdalan para hin menuswagon nga turismo ang mga nasod ng Malaysia, Vietnam, Cambodia, ng Thailand. Subayan aton ipinakita ang pagkaurusa ang nakalabay nga kurat sa Mardi Gras, human na ang panahon ang kinadaan ng pamulitika. Ang aton kataluwasan, aadha mga kamot hakatawhan nga napaid kit aton probinsya. Sanglit ha iyong aran, gisisiguro ang provincial government ang pagpadangat hindugang pang mga serbisyo kaini in katungod han aton mulupyo. Hangaran han aton pag-asenso, ini hi Governor Dindo, disidido ako. Disidido ako. Umaahon mula silangan ang nangunguna sa mga lalawigan. Ito po ang live IPTV broadcast ng Eastern Samar and we are seen province-wide, region-wide, nationwide and worldwide. At sa ibang balita naman, pasasalamat ang nais ipabot ng mga istihano na lalo na ang mga balaniganon sa ating Pangulo at sa mga taong namamahala na maibalik ang mga makasaysayang kampana sa orihinal nitong tahanan. Kaya't inaasahan rin ang probinsya ng Eastern Samar na kasabay ng pagbabalik ng mga kampana ay ang pagtaas rin ng bilang ng mga turistang magtutungo sa nasabing bayan. Para sa ulat, narito ang Bakdaw Sinirangan correspondent Ayana Bula. Sa pangunguna ni Mayor Randy Grasa, nagpapasalamat ang bayan ng Balanghiga kay Presidente Rodrigo Duterte at sa mga taong namahala na may balik ang Balanghiga Bell sa orihinal nitong tahanan. Very thankful kita nga hanya nga kang President Duterte kinagaling kabug aton ang iya pronouncement during ang iya suna na din himugso liwat masyado siguro it might be for the to strengthen itong relationship between the two countries. And then, three bills ito nga agri-return. Ano sa ito na nakatuha Korea? Malaking importansya umano ito sa kanila sapagkat sinisimbolo nito ang katapangan ng kanilang mga ninuno. At ngayon sa pagbabalik nito, ito ay mensahe umano ng pagkakaibigan at ang pagsulog sa magandang hinaharap. For courage,
ang amon mga kaapoy-apoyan. Hiton niya na nga pag-uli, hiton amon mga lingganay after 117 years. It symbolizes friendship, reconciliation, and moving forward for a brighter tomorrow. Inaasahan naman ng probinsya ng Eastern Samar na kasabay ng pagbabalik ng kampana, tataas din ang bilang ng mga turista. With the return of Balanghig Bells, this will generate more tourism activities for the province. Economically, may mga investors nga mag-invest din hi, may mga local investors. Galing mismo sa panayam kay Defense Secretary Delphine Lorenzana sa isang pulong sa Ormoc City, darating ang kampana sa Pilipinas ngayong Linggo at lubos na pinaghahandaan naman ito ng bayan ng Balanghiga. Actually, itong bells will be arriving in the Philippines from Korea and Guam on December 11 at Villamor Air Base. Based on pronouncements ng Department of National Defense Secretary Kakulop Lorenzana dito on RDC meeting ng Ormoc. Imbitasyon naman ang nais ipaabot ng mga taga-Balanghiga sa muling pagbabalik ng kanilang makasaysayang kampana. Ito isang kaganapang karugtong ng mayamang nakaraan ng ating probinsya. Be here as it happens on December 15. 4 o'clock ang ceremony, 6 o'clock sa gabi ang mass. Join us as we celebrate the homecoming of the San Lorenzo Bells of Balanghiga. Ang pagbabalik ng kampana ng bayan ng Balanghiga ay simbolo hindi lang ang kasaysayang nakaraan, kundi ang pagkakaunawaan para sa kinabukasan. Mula rito sa Balanghiga Eastern Samar, ito po si Ayana Bula, tagapagatid ng impormasyon sa mga Estehanon, province-wide, region-wide, nation-wide, and worldwide. At para sa karagdagang impormasyon, makakapanayam natin ng live sa linya ng telepono ang Bakdaw Sinirangan Correspondent. Magandang araw sa iyo, Ayana Bula. Magandang araw sa inyo, MJ at Joy. Ayana, base sa iyong naging obserbasyon sa bayan ng Balanghiga, ano ang mga naging ang pagbabago rito, lalo na sa nalalapit na pagbabalik ng mga nasabing batingaw? Para sa mga pagbabago in physical aspect, linilinis na nila yung kanilang mga street. May mga flags at banner na rin makikita, welcoming na nga yung kanilang kampana. At yung stage na pagdadausan ng celebration at maski na yung simbahan nila mismo ay inihahanda na para sa pagbabalik ng kanilang mga pinakahihintay na mga batinggaw. Mm-hmm. Ayana, gaano naman kahanda ang mga mamamayan sa pagpasok ng maraming turista sa kanilang bayan? Though nasabi ng mga balanghiganano na hindi nila ini-expect ang biglaang pagbabalik ng kanilang mga kampana, ginagawa pa rin nila yung kanilang makakaya para mapaghanda ng pagdagsa ng mga turista sa kanilang bayan. Actually, nabanggit nga ni Ma'am Fe Campaniro ng kanilang tourism office na pinaghahandaan nila yung kanilang mga historical at cultural packages in the future para makater yung mga turistang dadayo sa kanilang mga kampana. At Ayana, ano naman ang pinakamalagang may aambagan ng mga kampanang ito sa buong probinsya ng Eastern Samar at maging sa nasabing parokya? Bukod sa turismo at commercial factors na maidudulot ng mga bells, isa sa mga pinakamahalagang ambag nito ay yung pagbabalik ng honor, especially dun sa mga natitirang mga apo or ancestors ng mga nakipaglaban doon sa Balanghiga Massacre. At nakakadagdag din ito sa malalim na paniniwala o faith ng mga Balanghiganon kasi they are known for being religious, especially ngayong may babalik na itong mga kampana sa kanilang simbahan. Mm-hmm. Ayana, anong mensahe ba ang nais ipahiwatig ng pagbabalik ng Balanghiga Bells sa orihinal nitong tahanan? Ilang beses na nating nabanggit yung mensahe nito ay yung dangal ng mga Balanghiganon at yung mayaman nilang history. Siguro isa na lang sa isang pinaka-importanteng mensahe nito ay yung paglimot na sa mga di pagkakaunawaan ng mga doon sa nakaraan natin. At yung ngayon, yung matinding bond ng friendship sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabalik ng kampana ng Balanghiga. Mm-hmm. Maraming salamat, Bakdaw Sinirangan Correspondent Ayana Bula. At yan nga, MJ, magandang balita ito sa ating mga istihanon, lalo na sa mga taga-Balanghiga, mga kababayan nating Balanghiga, ang pagbabalik ng mga kampana after 117 years na paghihintay, ayan bukas ay inaasahan na natin na darating ito sa bayan ng Balanghiga. Mm-hmm, tama ka dyan at maraming nag-aabang dito, hindi lang ang taga Eastern Samar, bagkus ang buong Pilipinas na rin. Meron nga akong mga kaibigan sa Manila na gustong pumunta ng Balanghiga para masaksihan ang pagbabalik ng Balanghiga Bells. At yan nga, maliban sa magandang balita ito, isang magandang balita rin mula pa na sa umaangat na programang panturismo ng Eastern Samar, maaari
na po kayong lumipad patungo po at palabas ng lalawigan dahil may regular flights na po ang kumpanya ng ECDI sa Eastern Samar. Gamit ang eroplanong Fokker 50, ang ECDI ay bumabiyahe tuwing araw ng Biyernes at Linggo mula Cebu patungong Borongan City at Borongan City patungong Cebu. Sa mga nais pong bumili ng tiket sa Cebu, maaari kayong magsadya sa King Aces Travel and Tour Services Incorporated. Matatagpuan po ito sa Times Square Building, Mantawe Avenue, Mandaue City. Maaari rin kayong tumawag sa telepono 032-383-6528 at o di naman kaya sa cellphone number na 0917-134-5166. At para naman po sa mga pasahero mula Borongan City patungong Cebu, maaari po kayong bumili ng tiket sa opisina po ng Pasyada Travel and Tours, Barangay Alang-Alang, Borongan City, o di kaya tumawag po sa telepono 0915-732-7319 o kaya hanapin lang po si Ms. Hermenda Afable. Maaari rin kayong magsadya sa Trip Makers o tumawag sa telepono 055-560-8349 o di naman kaya sa Bemis Travel and Tours sa cellphone number na 0917-523-6723. Kaya't para sa mabilis at komportableng paglalakbay, book now and fly with ACDI. At susunod, kauna-unahang Test the Provincial Skills Competition naging matagumpay. At sa ibang balita naman, isinagawang Borongan South District Joint Boy Scout and Girl Scout Roundout naging matagumpay. Ito pa rin ang BAKDAW Sinirangan, ang sandigan ang desididong mamamayan. Wala nung ano ng matibay na break, order long mangroon, silang mawala. Inasalahanin ang kanilang kaligtasan. Mga mag-aaral sa kolehiyo ng Eastern Samar para sa programang Rapid Literacy, ang pinakamabilis na library internet para sa mga estudyante. Kasi wala pang access ng internet yung library. It consume time maghanap ng internet. Pumupunta pa kami sa mga internet shops outside the school po. Nung wala pa kasi sobrang hirap, lalong-lalo na sa mga working student. Nung wala pa, ang hirap kasi kailangan maghanap ng books. Kailangan ng santambak ng books sa harapan mo. Noon po, mas mahirap kasi page by page and then pamilingan books, mahirap. Maraming talaga natutulong itong programa ng governors. Thank you very much for this free internet. Napakagaan ang pakiramdam kasi anytime pwede ka nang gumamit ng internet connection dito sa library. Hindi mo na kailangang lumabas pa. One click ahead na lang. Magkakaroon kami ng mga videos or tutorials. Mas madali kasi pag may internet connection. Madaling mag-download ng videos. Excellent. Madadownload mo ito ng agaran. May represent mo ito sa professor mo agad-agad. Mabuti naman yung libre kasi estudyante pa naman, kami. Kailangan din namin ng mga libre na mga programa na pang-gobyerno para sa mga estudyante katulad namin. Wala kayong tulong. Tipid ng 100 pesos. Kasi dati, nung wala pang free internet sa school, naglo-load ako ng 100 pesos para sa search. Most of the college students here in St. Mary's College is a working students. So, malaking bagay na yon. Very thankful kami na ito ang pinigyan ng ganyang connections. Kasi most of the universities here in Eastern Samar, iwala pa nito. Napaka-thankful namin na isa kami sa mga napili. Sana lahat ng universities, lahat ng estudyante may experience yung ganito. We would like to thank for Governor Marcelo Picardo for sponsoring this program in here in our school. Sa Governor's Office, Governor Picardo, thank you so much po for having this internet connection. Napakalaking tulong po ito sa aming pag-aaral. Hitik sa impormasyon ng mga usapin sa nayon. Ito pa rin ang BAKDAW Sinirangan, ang bulwagang pambalitaan ng lahing silangan. At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, sa pamamahala at pangungunan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ginanap ang kauna-una ng Eastern Samar Provincial Skills Competition sa Borongan City. Layon umuno nito na mahasa ang mga kasanayan ng mga trainees at madagdagan ang kanilang mga karanasan sa mga ganitong uri ng kompetisyon. Para sa ulatan, narito ang BAKDAW Sinirangan correspondent Ayana Bula.
Sa pamamahala ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ginanap ang kauna-unahang Eastern Samar Provincial Skills Competition sa Borongan City. Ayon kay Mr. Israel Lo, isang trainer at coach, layon umano nito na mahasa ang mga kasanayan ng mga trainees at madagdagan ang kanilang mga karanasan sa mga ganitong kompetisyon. Nai-enhance itong mga itong skills itong kabataan, dirila ahan dito ha eskwelahan pati lang ira exposure nga diagawas. Dagdag pa ng mga kalahok, marami umano silang makukuhang mga benepisyo mula sa ganitong mga kompetisyon at nais pa nila na magkaroon ng mga ganitong mga paligsahan para makadagdag sa kanilang mga karanasan. Smopen para akon para madugan ita akon skill learnings and experience about cooking. Sana may napamabot na kompetisyon. Dere la top din hita akon ano. Hindi lang umano ito kompetisyon ng bawat institusyong nakilahok. Ito'y kompetisyon para rin sa kanilang mga sarili na malampasan ang mga pamantayang inilahad ng TESDA. At kung sino man umano ang magtatagumpay sa mga paligsahan, ay siyang ipapadala sa regional competition. Number one pa nga mong naging mamalaka reach, nga makapag-compete kami, hitong standards. Whoever wins this year's provincial, yan na in nga itong 2 days, amot official entry hit regional skills competition. Hikayat naman ng mga trainers na pag-igihan ng mga kalahok ang kanilang mga kakayahan upang mapagtagumpayan ang kompetisyong ito at para na rin sa kanilang mga future careers. Ginaagad ko mga trainees na mag-perform nira skills na para liwat, maybe someday, hira liwat mapili. Sering pa yan ang mga panahon, dako itong baga market or demand para itong pag-abot sa computer system servicing. At sa pagtatapos ng kompetisyong naganap, nagwagi si na Aaron Ofiel ng Arteche National Agricultural School sa larangan ng Food and Beverage Services, o Nieto Ortiz mula sa Visayas Center of Arts and Technology para sa Electrical Installation and Maintenance, John Mark Kabibihan ng Balanghiga National Agricultural School sa larangan ng Shielded Metal Arc Welding, si Casey Kalinaya mula sa Don Bosco Training Center para sa Computer System and Services, at si Renaline Temlor ng Balanghiga National Agricultural School sa larangan ng Kukiri. Mula rito sa Provincial Capital Gym, Borongan City, ito po si Ayana Bula, tagapagatid na impormasyon sa mga estehanon, province-wide, region-wide, nation-wide, and worldwide. At para sa karagdagang impormasyon, makakapanayam ulit natin ng live sa linya ng telepono ang Bakdaw Sinirangan Correspondent. Magandang araw sa iyo, Ayana Bula. Magandang araw ulit sa inyo, MJ at Joyce. Ayana, nais lang naming ulitin na sino-sino ulit itong mga nagwagi sa Eastern Summer Provincial Skills Competition na kakatawan sa darating na regional competition. Para sa mga nagwagi ng gold medal, sila ay sina John Mark Kabibihan from Balanghiga National Agricultural School para sa Shielded Metal Arc Welding, si Aaron Ofiel sa larangan ng Food and Beverage, galing naman siyang Arteche National Agricultural School, si Renaline Temlor for Cookery, galing din siyang Balanghiga Agricultural National School. Si Casey Kalinaya from Don Bosco Training Center sa larangan ng Computer System Services. At si Onieto Ortiz from Visayas Center of Arts and Technology sa larangan naman ng Electrical Installation and Maintenance. Mm-hmm. Ayana, anong suporta o ayuda naman ang nais ipaabot ng TESDA sa mga mag-aaral na ito? Para sa ayuda, sinisikap ng TESDA at maski ng ibang vocational schools, minsan na magbigay sila ng mga programa at training at scholarships doon sa mga trainees para mas mapadelay yung kanilang pag-aaral ng kanilang training. At may mga programa din na naghahanap sila ng trabaho para pagkatapos ng training, may makukunta ng trabaho yung kanilang mga trainees. Mm-hmm. At ano-ano namang mga hakbang ang planong gawin ng TESDA upang mas mahikayat ang ibang kabataan na kumuha ng mga vocational courses? Yun nga, nag-o-offer sila ng mga scholarships para mahikayat yung mga trainees at libre ito at minsan nagbibigay pa nga sila ng mga allowance. At may mga seminars din sila na naghihikayat lalong-lalo na dun sa mga out-of-school youth para kahit paano pag nag-training sila sa mga vocational courses, magagamit nila yung mga skills at karagdagang mga kaalaman kapag naghanap na sila ng trabaho. Mm-hmm. Ayana, bakit ba naging mahalaga ang partisipasyon ng mga kabataan ito sa nasabing kompetisyon? Ayon sa mga trainers at maski sa mga lumahok ng kompetisyon, napakahalaga ng mga ganitong skills competition ng TESDA kasi nai-improve nito ang kanilang mga kakayahan, yung kanilang confidence, at lalong-lalo na nakakadagdag ito sa kanilang mga experiences na magagamit nila sa future competitions, like for example nga sa regional competition. Mm-hmm. Maraming salamat, Bakdaw Sinirangan Correspondent Ayana Bula.
At susunod, isinagawang Borongan South District Joint Boy Scout and Girl Scout Roundup naging matagumpay. At sa ibang balita naman, hindi pa matapos-tapos na irigasyon sa Barangay Tanawan, pabigat sa mga magsasaka. Balitang hindi magpapaiwan at tulay ng lahing silangan. Ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan. Mabilis ang asenso kung ang mamamayan at disidido. Wala nung ano ng matibay na break or long silang sinasalahanin ang kanilang kaligtasan. Si Eastern Samar sangguni ang panlalawigan member ni Storio Cablao at epekto umano sa pagkakaipit ng 2018 budget. Actually, naawa kami sa mga tao dito sa probinsya ng Eastern Samar. Unang-una na party is ang aming budget. Approve yan ng aming pagsisyon. Hindi ko lang malaman ng aking ibang mga board member kung bakit nag-change ang kanilang isip. Kasi yung ginawa nilang pag-hold or pag hindi pagsang-ayon o pagpirma, naka-apektuhan yung ating mamamayan mismo sa probinsya ng Eastern Samar. Apektado. Marami akong natatanggap na board. Anong nangyari na ating probinsya? Ano na yung paano naman natin ma-implement yan? Hindi pa na ang budget. Ang turnout ng isip ng iba, hindi maganda yung ginagawa ng ibang mga kasamaan mo na yan. Kasi kami ang naiipit. Kami ang apektado. Ito pong aking desisyon na mapunta kay Governor Picardal is ito si Governor Picardal. Talagang may magandang puso para mag-ayos ng probinsya ng Eastern Samar. Ang kanyang mga programa ngayon, maski hindi pa ano ang aming budget, na-implement niya ng maayos. At yan ay natitikman ngayon ng ating mga kababayan dito sa probinsya ng Eastern Samar. Hangaran, hanaton pag-asenso, ini hi Governor Dindo, disidido ako. Wala nung ano ng matibay na breakwater ng silang sinasalahanin ang kanilang kaligtasan. Panahon na para umangat at panahon na para umandar. Ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan, ang bulwagang pambalitaan ng Eastern Samar. Samantala, kamakailan lang ay sinagawa sa Lalawigan Central Elementary School sa lungsod ng Borongan ang Borongan South District Joint Boy Scout and Girl Scout Roundup. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay maraming magagandang mga katangian ang makukuha ng mga bata mula rito gaya na lamang ng pagiging isang mabuting leader at pagkakaroon ng sportsmanship. Para sa ulatan, narito ang Bakdaw Sinirangan correspondent Gladys Apaharoha. Nito lang buwan, isinagawa ang Borongan South District Joint Boy Scout and Girl Scout Roundup sa Lalawigan Central Elementary School, Borongan City. Layo nito na maibalik ang scouting activity para sa mga kabataan. Ang purpose ng event ay maibalik ta ang sinisaring annual activity ng scouting. So, sinisaring niya ang Joint BSP and JSP Roundup activity. Ayon kay Elden Fuentes, Principal 3, Lalawigan Central Elementary School, isa sa mandato ng Department of Education na magkaroon ng scouting. Kaya nagporsige sila na maibalik at may pagpatuloy ito matapos mainto ng 2 taon. Mandated din ito ang Department of Education na annually magkakandak dapat hinsugihin activity. This is true with our District Commissioner, si Sir Elden Fuentes, and his reason is to revive the scouting activities of the district. Dagdag pa niya dahil sa pamamagitan ng aktibidad na ito, maraming magagandang mga katangian na makukuha ng mga bata mula rito. Natututong makisalamuha and then yung values mismo na ating ini-inculcate sa mga children, unity, collaboration, sportsmanship, yan. Na-develop yan sa ating mga murang isipan ng ating mga kabataan. Mensahe naman ng camp staff sa mga sumuporta sa aktibidad na ito na patuloy silang tumangkilik sa scouting para sa paghubog ng kalaman ng mga kabataan. So pinagit support kita atin mga kaganak, community, mga local leaders, kinahanglan suportahan ta itong scouting kay Geredaku ini hit na hibubulig hit isa nga bata nga nagtutubo para magkamayadahin maupay nga pamatasan. Pasasalamat naman ang gustong iparating ng mga mag-aaral sa pagturo at pagmalasakit sa
kanila. Nagpapasalamat kami han mga teachers han era mga igintutdo nga mag-upay haamon. Salamat kay gimbuligan niyo kami. Salamat kay gimpasaya mo kami. Tulong-tulong ang lahat para sa paggabay sa mga kabataan dahil ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Mula rito sa Lalawigan Elementary School, Borongan City, ito po si Gladys Paharoha, tagapag-atid ng impormasyon sa mga estehanon, province-wide, region-wide, nationwide, and worldwide. At para sa karagdagang impormasyon, makakapanayam natin ng live sa linya ng telepono ang Bakdaw Sinirangan Correspondent. Lokson at syempre ang Lalawigan Elementary School. Mm-hmm. Sa naganap na scouting, Ayana, ano-ano naman ba ang kanilang mga aktibidades na ginawa? Una muna ay nagkaroon sila ng parada. Pagkatapos nun ay sa hapon na sila nagkaroon ng iba't ibang mga palaro para sa mga kabataan. Ayon nga sa aming nakapanayam, medyo nag-iingat lang sila sa mga palaro sa mga bata dahil na siyempre inuuna nila ang kapakanan ng mga ito kasi mga elementarya pa kasi itong mga mag-aaral na ito. So kailangan talaga nila pag-ibayuhin na maging secure ang mga kabataan. At Gladys, sa iyong bakikipanayam sa ilang mag-aaral, anong aral ba ang kanilang napulot sa pagsali sa scouting na ito? Siyempre, sa mga mag-aaral naman, marami silang napulot na mga katangian katulad na lang umano ng pagiging matapang na harapin ang mga puzzles, isolve ang mga palaro na merong math, quizzes. Pangalawa, syempre ang kanilang pakikisama kasi iba't ibang paaralan sila. So nasusukat doon kung paano sila makikipagkaibigan o makikisalamuha sa ibang mag-aaral bilang isang bata, bilang isang estudyante. Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Bakdaw Sinirangan Correspondent Gladys Paharoha. At syempre po, patuloy po nating tangkilikin ang Mano Imano with Manix Marta. Isa po yung commentary program. Lunes hanggang Biyernes po yan na magsisimula ng alas 5 ng hapon at matatapos po ng alas 6 ng gabi. At susunod, hindi pa matapos-tapos na irigasyon sa Barangay Tanawan, pabigat sa mga magsasaka. Ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan, balita ang desidido, daan sa pagbabago. Maupay nga adlaw mga klasiko istihanon. Ini aniyo gobernador Marcelo Dindo Abogado Picardal. Mahuman ang pirapala kabulan nga pagkapot naton harenda at aton probinsya. Sunod-sunod nga mga programa at aton igimpatuman. Dara ini han panuyuan nga aton malanat ngan mapun-an ang mga serbisyo nga anay na pabay-an. Hailarom han proyekto 25 padayon ang pagtuhay han mga pasilidad a aton mga ospital. Naupod hini ang pagsiguro nga may supisyente nga medisina ang aton mga parmasya. Subay aton tinguha, waray baraydan ang hinuman nga pasyente nga makonfine hinpira ka adlaw ang mga provincial hospital. Dugang pahini, may balon nga libre nga medisina ang pasyente ha adlaw han iya pagawas a hospital. Nagduduso liwat kita hin regulated internet service ang pinakamadagmit din ha bugos nga rehiyon 8. Ginhahatag naton ini hin libre ang tanan nga college libraries. Agud bataganin ayuda ang pag-aram ang aton mga estudyante ang gidadagmiting nga library internet maida na ha iste. Padayon ang aton pagduso han mga programa pan-turismo. Mag-aabri kita in food sector service laboratory. Iniin para ang mga bongtong at mulupyo na naruruyag pag-aram hindi kalidad na pagluto. Tourism is a service industry. Naupod ang pagpadukwag han aton industriya, ang pagpahilawig han aton kapas, pumo destinasyon nga may makairipa ng di kalidad na pagkaon. Ginduduso daman naton ang pagpadukwag han lokal nga homestay industry. Kailarong hininga programa, gintatagan hin higayon ang mga panimalay
nga makapagpaplitihan ira di nagagamit ng mga kwarto para hin mga turista. An homestay program in usang pamaagi nga nagdalan para hin manuswagon nga turismo ang mga nasod ng Malaysia, Vietnam, Cambodia, ng Thailand. Subayan ato ni pinakita ang pagkaurusa ang nakalabay nga kurat sa Mardi Gras human na ang panahon ang kinadaan ng pamulitika. At aton kataluwasan, aad hamang kamot hakatawahan nga napaid it aton probinsya. Sanglit ha iyong aran, gisisiguruhan provincial government ang pagpadangat hindugang pang mga serbisyo kaini in katungod han aton molokyo. Hangaran han aton pag-asenso, ini hi Governor Dindo, disidido ako. Disidido ako. Mabilis, malawak, makabago, mga balita agad mapapasa inyo. Cat8 Quad Media Broadcast, mga impormasyon sa layon, live sa computer, telepono, radio at telebisyon. Maiinit na kaganapan, larawan ng kalayunan mula syudad hanggang pusod ng layon. Apat na pinagsamang broadcast mula sa isang istasyon. Cat8 Quad Media Broadcast, balitang Eastern Visayas, live sa buong Pilipinas. Cat8 Global. Wala nung manunog matibay na break for long silang inasalahanin ang kanilang kaligtasan. Umaahon mula silangan na nangungunas sa mga lalawigan. Ito po ang live IPTV broadcast ng Eastern Samar and we are seen on province-wide, region-wide, nationwide and worldwide. At sa ibang balita naman, malaking pasakit para sa mga magsasaka ng barangay Tanawan sa bayan ng Dolores. Ang irigasyon nga tatlong taon na nakatenga at unti-unti na rin umano itong nasisira dahil sa mga nagdadaang kalamidad. Ayon pa sa mga magsasakang ito ay maraming beses na umano nila itong idinulog sa kinauukulan ngunit hanggang ngayon ay mailap pa rin ang tugon sa kanilang sulirinin. Para sa ulatan, narito ang BAKDAW Sinirangan Correspondent Darwin Magtulis. Isang malaking pasakit ngayon sa mga magsasaka ng barangay Tanawan sa bayan ng Dolores, ang irigasyon nila na higit kumulang tatlong taon na ang hindi pa natatapos. At sa ngayon umano ay sira na rin ito dahil sa mga nagdaang kalamidad at mga bagyo. Tama irigasyon, diri pa na pangsyunggin kuwan, muupay kay di pa nga ni na ito turnover na hibang nahanbaha, matulong na katuwig yan. Ayon pa kay barangay kagawad Cesar Tejeo, malaki sana ang may tutulong sa kanila ng nasabing irigasyon, lalo na't pagsasaka lamang umano ang hanap buhay sa kanilang barangay. Madali ang pag-uuma kung may tubig kasi magkakulangan din ni tubig. So yung mga nag-uuma, mahuraw asa na yung hinihingyap na may ada irrigation. Diri magkagutom at mga tao din niya, barangay Tanawan. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang mga magsasaka sa nasabing barangay na maayos pa rin ang sirang irrigation sa kanilang mga sakahan. Itakon ni Karayag kung tanga, pag-upayin, diri ila pabayan. Tikanghan paghimuawara o pamayin papangsyungin maupay din niya barangay Tanawan. Dagdag pa ni Tatay Francisco Concan, presidente ng mga magsasaka sa nasabing lugar, maraming beses na nila itong naisumbong sa mga kinaukulan ng Dolores, pero hanggang ngayon umano ay hindi pa rin ito nabibigyan ng pansin. Sige ka kung tayo pag-istorya, pero kayo di mapinanmamati, ambot kong mga dila ng paamon panginanuha. Maharam na doon nga itira, pero wala maaksyon lang nira. Panawagan naman nila ngayon sa ating mga kinaukulan na sana umano ay mabigyan sila ng pansin sa kanilang mga suliranin. Ito panawagan, panginanuhong taamon din irrigation maghigamitan. Kung iyo'y ibabat yung takistorya, nananawagan na kayo nga buligan kami niyo itamon irrigation ng pag-upay. Pati kan presidente nga buligan kami niyo. Malaking bahagi ang ginagampanan ng ating mga magsasaka sa ekonomiya ng ating bansa. Sana'y pagtuunan sila ng pansin ng ating gobyerno at dinggin din sana ng ating pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Mula rito sa barangay ng Tanawan, bayan ng Dolores, kasama ko si Adjon Pumareño. Ito po si Darwin Magtulis, tagapaghatid ng impormasyon para sa mga estihanon, province-wide, region-wide, nationwide and worldwide. Maraming salamat BAKDAW Sinirangan Correspondent Darwin Magtulis sa iyang ulat. Sayang ano, hindi natin siya makakapanayam ngayon. Dahil may problema tayo sa signal. Anyway, ano, MJ, ito talagang mga irrigasyon ay malaki talagang suliranin ano, ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na sa Eastern Samar. Ano. Malaking bagay ito sa ating mga magsasaka dahil ito nga yung bumubuhay ano, sa ating mga pananim na palay. At yun yan, nakikita natin sa ating screens, ano, sa ating television, na ayun nga, hindi talaga tapos yung, hindi natapos yung kanilang irrigasyon.
Ayan niya ano. At as napakalaking natulong nito sa ating mga kababayang mga magsasaka dahil, yan nga, ika ko nga kanina, ito yung nagsisilbing bumubuhay ano, sa ating mga pananim. Tsaka nakaka-relate ako dito dahil nga magsasaka rin naman mm-hmm. ang ikinabubuhay ng pamilya namin. Mm-hmm. At tatlong taon itong nakatenga, dapat mm-hmm. sana ay matugunan na ito ng mga ng pamahalaan. Mm-hmm. At sayang nga rin ano, dahil hindi natin makakausap si Darwin dahil dito mas malalaman natin kung ano ba yung mga rason ano, at kung may meron na bang mga naipasang resolusyon mm-hmm. ang ating mga magsasaka sa barangay o para matugunan itong kanilang pangailangan at maaksyonan itong kahilingan nila na matapos na itong kanilang irigasyon ano, na sana ay may gawa na. At sana isa ito sa mga project ng ating pamahalan dito sa Eastern Samar na magawa ng paraan dahil karamihan sa mga ibinibigay na ulat ano, na mga hinaing ng ating mga kababayan sa Eastern Samar MJ ay ang problema ano, sa irigasyon, lalo na isa sa mga ikinabubuhay ng ating mga kababayan dito ay ang pagtatanim ng palay. Mm-hmm. Mm-hmm. At yan nga ano, anyway, ayan na hindi natin nakausap si Darwin Magtulis. At yan po ang naging kabuuan ng ating mga balita talakayan para po sa araw na ito. At sa ating pong mga masusugid na taga-subaybay at mga taga-pakinig, maraming salamat po. Isa na nga rito si Sir Pio Colombretis, Claire Salazar Samuray, Elios Familiar, Efrina Plaza, CJG, Spong Abogado Gapoda Jr., Marvin Abulayan at Chila Lo. Kasama rin siyempre si Nenita Fernandez Tokuyama, Mylene Pambuhan, Gloria Caranzo Bico, Gina Lapaupaw, Evelyn Candalin, Nenen Pajares at Danilo Ortinez. Kasama rin dito si Mariel Joy Basiledes at Debs Lyra De La Torre, kasama rin ano, si Magilena Magag. Ayan, maraming salamat din sa panonood. Rita Orpeza, Botlis AQ, Lorraine Calumpiano at Armando Casiliano. Mm-hmm. At pinapabot naman ng ating kaibigan na si Nineta Fernandez Tokoyama. Good morning po. Ayan, mula din kay Roxy Palermo. Hello po, good morning Ate Joyce, Ate MJ. Good morning po sa mga Estehanon. Thank God it's Friday. Ayan, mm-hmm. Friday na, ang bilis ng panahon. At mula naman din kay John R. Garcia, Proyecto 25 is really effective and efficient mm-hmm. approach in eradicating the ballooning poverty rate of Eastern Samar. We are lucky talaga na merong mga politikong nais matuldukan ang kahirapan at hindi napapagod magbigay tulong sa mga naghihikahos na at nananatiling nasa laylayan ng lipunan. Proud Estehanon here. Mm-hmm. Ayan. At ayan yan, no, ika nga ng mga, isa sa mga interview natin, ano, MJ, ay ito ang kauna-una nga ginanap ito, ano, nangyari sa Eastern Samar, itong Proyekto 25, yung pagbibigay ng mga programa, ang livelihood program sa ating mga kababayan. Oo, tama ka dyan. At nakita natin kanina na ang daming ipinambigay na baboy, traktor at mga iba pa sa mm-hmm. mga beneficiaries natin ng Proyekto 25. Mm-hmm. At syempre, laki nga pasasalamat natin ano, sa ating buhutihing ama ng lalawigan na si Governor Marcelo Dinto Picardal sa kanyang pangunguna rito sa Proyekto 25. At syempre, kasama rin dito ano, ang mayor ng Giwa na si Mayor Rashin Gonzalez at ang ating buhutihing ding Vice Governor ng lalawigan na si Vice Governor Jonas Abuda. Mm-hmm. At yan naman ano, pinapabot ni Chudagasig, go, 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 Governor Dindo, Proyekto 25 para mga Estihanon, 100% decidido, asya na. Mm-hmm. At mura naman kaya Pio Colombretas wishing everybody at Bakdaw Sinirangan and all its listeners a nice and safe weekend. Feel proud po and at the historically meaningful return of the Balanghiga Bells. If I may add, asya na! Mm-hmm. At yan nga, pinakahinihintay ng lahat ang Balanghiga Bells at inaabangan na ng pagdating dito bukas nito na bukas sa bayan po ng Balanghiga. At pinapabot din ni Raymar Bahado, marami pa sanang skills competition para sa mga Estihanon para mas mahasa pa ang mga kabataan sa iba't ibang larangan. Oo nga, sana. Kasi malaking tulong yan sa ating mga kabataan para mas maangat pa ang kanilang mga kakayahan. Mm-hmm. At ang binabati rin natin ano, na nakikinig at nanunod ngayon, ang ating partner dito na si Gwen Maurilio. Oo, ayan, mga ilang araw Gwen. Na lang din, Ate Gwen, at lalabas na ang ating baby. Ayan ano, sa ating media partners naman sa palatuntunang ito, maraming salamat din po. Sa Cable TV, kasama natin ang Reliance Cable sa oras, Dolores Canavid,
Tap sulat sa Nulian at Borongan City. Kasama rin natin dito ang Maydulong, Balangkayan, Yorente, Heporlo sa Tabalanhiga. Live din na napapakinggan ang Bakdaw Sinirangan Lunes hanggang Biyernes sa bayan ng Taft, sulat San Julian, Borongan City, Maydulong, Balangkayan, Yorente at Ernani sa pamamagitan ng Estasyong Kaugop Radio Borongan sa 101.7 sa FM. Napapakinggan din tayo ng live sa bayan ng Ernani, General MacArthur, Mercedes, Giwan, Kinapundan, Heporlos, Balanghiga at Salawaan sa pamamagitan naman ng radio natin Giwan sa 103.7 sa FM. At syempre maraming salamat din sa MPG Media Services Radio Natin Network Partner Mark Paul Gonzalez at kasama rin natin ang Latenet Cable sa Tacloban City. At ang inyo pong mga nakasama sa araw na ito, MJ Yadaw Lagria. At ako naman si Joyce Corpozobilio. Ito pa rin ang Bakdaw Sinirangan. Panahon na para umangat, panahon na para umandar. Mabuhay po ang Eastern Summer! Wala nang panahon ng matibay na breakwater o seawall. Boardwalk, mangrove, ang wala ng flood control sa kanilang lugar. Ano silang mawawasang ito? Pagdating ng malakas sa kalsada, mapapanayal. Ano ang singil sa pamahilahin kasi yung mga matataas na hindi nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Kaya nila ng budget ng United Nations and Development Program Review.